Ilang araw bago ang Pasko at bagong taon, mga turista sa Baguio City, Dagsana. Makakasama natin live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, ilang araw pa bago ang selebrasyon ng Pasko at ng bagong taon, pero dito sa Baguio City ramdam na ang Christmas spirit. Napakarami na kasing turista sa iba't ibang tourist destination sa syudad. Kasabay ng pagbaba ng temperatura ang pagdagsa ng mga turista sa Baguio City. 4,000 turista ang pinapayagang makapasok sa lungsod sa kada araw. Pero ayon sa city government, higit pa sa 4,000 ang bilang ng turistang namamasyal sa syudad. Asahan daw, natataas pa ang bilang pagsapit ng Pasko at bagong taon. Kaya pinag-aaralan ngayon ng city government kung dadagdagan pa ang bilang ng tourist capacity. We're okay and we're thinking of we'll be having a meeting today para ma-determine natin if it would be appropriate for us to increase it by another 1,000. Malalaman natin. Sulit daw ang pagbisita ng mga turista dahil hindi nila nasilayan ang City of Pines sa mahabang panahon. Na-injury na hindi naman. Pero marami na rin sa mismong city ng Baguio pumupunta. Bukod sa Baguio City, dinarayo na rin ang iba pang mga tourist destination sa Benguet. Isang strawberry farm sa attractions dito sa probinsya ng Benguet. At ngayong papalapit na holiday season, nakahanda na ang farm sa pagdagsa ng mga turista. Sa mga aakyat sa Baguio City, siguraduhin kumpleto sa travel documents gaya ng QR code at vaccination card. Joanne, sa monitoring ng PAGASA, nag-average sa 11 degrees Celsius hanggang 13 degrees Celsius ang temperatura dito sa probinsya ng Benguet. At inaasahan nga na hanggang sa mga susunod na araw ay lalamig pa ang temperatura. Ngayon, dahil na rin doon sa napakarami ng mga turista sa iba't ibang mga tourist destinations sa syudad, may mga nag-iikot na mga police personnel para i-check kung compliant yung mga turista natin. Actually, good thing dahil yung mga turista ay nagko-comply naman doon sa minimum health standards. Karamihan sa kanila, even mga bata ay nakasuot ng mga face mask na yun naman talaga ang dapat. Panawagan ng authority na kasabay ng pagbubukas ng turismo maging responsable. Sundin ang minimum health standards. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.